Pinangalanan ng England na Billy Orr. Sino ang malapit na makisali sa isang boxing match? Ito ay lumiliko na siya ay naglakbay hanggang sa Thailand upang makagawa ng isang buhay sa sektor ng boxing. Gayunpaman, bago ang hakbang ni Billy sa Sing Sing, kumonsumo siya ng isang narkotiko. Ipinapahiwatig nito na siya ay isang addict sa hardcore. Habang nagsisimula ang laban, ang paghinga ni Billy ay lalong nagiging labor dahil sa narkotiko. Sa kabila ng kanyang malawak paghahanda at mahigpit na pagsasanay, ang kanyang mga pagsisikap ay sa wakas ay nababalot habang ang kanyang kalaban ay nakakuha ng isang nagwawasak na suntok na nagpapadala kay Billy ng pag-crush sa canvas, kaya tinatapos ang tugma. Gayunpaman, ang aming matapang na kalaban ay makakakuha ng backup at hiniling na ay restart nila ang laban. Sa isang sandali nang pagkabigo, kahit na siya ay lashes out sa referee at beats up. Kalaunan ng gabing iyon, naghahanap ng pag-aliw si Billy sa isang lokal na bar, kung saan nakatagpo siya ng isang individual na nag-aalok sa kanya ng pera kapalit ng mga narkotiko. Nang sumunod na umaga, ang mga opisyal ng pagpapatupad ng batas ng Thai ay nagbisita sa tirahan ni Billy. Naririnig ang kanilang pagdating, mabilis niyang itinago ang lahat ang kanyang mga narkotiko sa loob ng kanyang mga undergarment. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap, pinamamahalaan ng pulisya. Ilagay siya sa ilalim ng pag-aresto at gapos siya bago itapon siya sa isang kalapit na mesa. Pagkatapos ay dinala si Billy sa istasyon ng pulisya sa mga singil ng pagkakaroon ng mga illegal na sangkap. Pagkaraan ng araw, si Billy at maraming iba pang mga bilanggo ay dinala sa kilalang kilala Klong Prem bilangguan sa Bangkok. Pagdating, sila ay sumailalim sa isang masusing paghahanap, kabilang ang isang paghahanap ng strip at freeze gun ng katawan. Kasunod nito, si Billy ay nakadirekta patungo sa lugar ng mugshot, kung saan hindi na sinampal siya ng isang opisyal ng pagwawasto. Siya ay pagkatapos dinala sa isang cramp na may hawak na cell, kung saan ang iba pang mga bilanggo ay sumisigaw at gumawa ng isang ruckus. Pagkatapos, dumating ang isang opisyal upang maikli ang mga bilanggo sa mga panuntunan sa bilangguan. Ipinapalo niya sa kanila ang pagsusugal, paninigarilyo, at tatuwang ay mahigpit na ipinagbabawal at ang mga lumalabag ay magiging sumailalim sa malupit na parusa. Kalaunan, lumipat si Billy patungo sa karamihan upang kunan ang kanyang bote ng tubig kapag ang isang kapwa bilanggo ay nag-show sa kanya. Nagalit, naghahanda si Billy na gumanti. Ngunit pagkatapos nito, maraming mga opisyal ang namamagitan at escort siya sa isang nag-iisa na cell ng pagkulong. Kinabukasan, si Billy ay inilipat sa ibang cell na naglalagay ng maraming mga bilanggo na may mga tato sumasaklaw sa kanilang buong katawan. Di nagtagal, ang pinuno ng mga bilanggo, tinawag ni Keng sina Billy at nagsisimula sa pagsasalita sa Thai na halos hindi maintindihan ng huli. Kasunod ng isang maikling palitan, inutusan ni Keng si Billy na magsagawa ng mga push-up habang ang iba pang mga bilanggo ay nanunuya at panggigipit sa kanya. Ito. Maliwanag na nagpapalungha kay Billy, ngunit siya ay walang kapangyarihan upang makaganti dahil siya ay higit pa at nag-iisa. Kalaunan, inaalok ng mga bilanggo si Billy ng isang sigarilyo ng walang kaalaman ng mga tanod. Sa parehong gabi, kapag ang karamihan sa mga bilanggo ay natutulog, si Billy ay naglalakad patungo ang banyo. Habang malapit na siyang kumuha ng isang tagas, hinawakan siya ni Keng at ng kanyang mga kasama mula sa likuran at hawakan siya sa knife point. Pinilit nila siyang panoorin ang kanilang pag-atake sa isang inosenteng bilanggo. Ang nakakagambalang insidente ay tumatagal ng pag-iisip sa pag-iisip ni Billy, na pinipigilan siyang matulog ng gabi iyon. Kinaumagahan, si Billy ay nagtagumpay sa kalungkutan nang malaman niya na ang inosenteng bilanggo mula sa mas maaga ay nakatoon ng hindi maiisip. Nakakagambala, pumupunta siya sa infirmary at humihiling ng gamot sa sakit, ngunit tumanggi ang opisyal na bigyan siya ng anuman. Nagtalo si Billy na nakita niya ang iba pang mga bilanggo na tumatanggap ng mga libreng pangpawala ng sakit, ngunit ang opisyal ay nagbabalik na ang mga gamot ay hindi libre at hinihingi ang pera o sigarilyo bilang bayad. Ito ang dahilan upang mawala si Billy sa kanyang pool. Hinihimok siya na mapisali sa isang pisikal na pag-iiba sa mga opisyal, kung saan kinagat niya ang isa sa sila sa leeg. Sa kasamaang palad, ang ibang mga opisyal ay dumating sa lalong madaling panahon at binugbog siya sa isang pool. Si Billy ay pagkatapos ay itinapon sa isang cell kasama ang isang ladyboy inmate na nagngangalang Fame, na tumutulong sa kanya sa kanyang mga pinsala. Sa susunod na eksena, ang paa ni Billy ay cuffed upang maiwasan siya na mapisali pa physical na fights. Pagkatapos, sa isang komunal na paliguan kasama ang iba pang mga bilanggo, sinasamantala ng gang ni Keng ang sitwasyon at pinapasan ang isang sigarilyo habang nagtatago sa isang sulok. Nag-aalok din sila kay Billy ng isang stick ng kanilang lihim na stash, na kung saan siya ay kumonsumo ng covertly. Pagkalipas ng ilang sandali, nagpahayag ng pasasalamat si Billy kay Fame sa pagtulong sa kanya sa nakaraan gabi kasama ang kanyang mga pinsala. Habang humihingi siya ng ilang sigarilyo, nagtatanong siya kung nagdeposito ang kanyang pamilya pera sa kanyang account, kung saan tumugon siya na wala siyang pamilya. Pagkatapos ay hiniram niya ang ilan sigarilyo mula sa kanya, at nangangako na babayaran siya sa sandaling makatanggap siya ng pera sa kanyang account sa susunod na linggo. Kalaunan ng gabing iyon, si Keng at iba pang mga bilanggo ay nakikita ang pagsusugal para sa mga sigarilyo. Si Billy din ipinagpalit ang kanyang pack ng sigarilyo para sa mga narkotiko, dahil siya ay naging desperado para dito sa hating gabi. Gisingin ng mga opisyal ng bilangguan ang lahat at ipaalam sa kanila na tatlong bilanggo ang napatay. Ang mga bilanggo ay pinangunahan sa labas para sa inspection. Sa kasamaang palad, ang isang aso ng pulisya ay nakakaamoy sa mga narkotiko mga damit ni Billy, at kapag sinusuri siya ng isang opisyal, nakakita siya ng isang stash. Si Billy ay nahuli, ngunit sinusubukan upang kumbansihin ang opisyal na ang mga damit ay hindi kanya. Nilalagay niya ang mga damit upang ipakita lamang na hindi sila ang kanyang laki, na kahit papaano ay nakakumbinsi sa opisyal. Bilang isang resulta,
Ang isa pang inmate ay pinarusahan, at nagalit si Keng at ang kanyang gang na nahuli ang kanilang kaibigan. Sa susunod na araw, natagpuan ni Billy ang kanyang sarili sa isang desperadong sitwasyon, labis na pananabik para sa isa pang hit. Nang Veroil, lumapit siya sa isang opisyal ng pagwawasto, umaasa na puntos ang ilang mga narkotiko. Ang opisyal sumasang-ayon na tulungan siya at dalhin siya sa isang walang laman na cell kung saan iniabot niya si Billy isang stick ng sigarilyo. Pangunahing tauhang babae, nakakagulat na nakatayo rin siya habang si Billy ay kumukuha ng gamot upang matiyak na walang nakakakuha sa kanya. Nang maglaon, habang nasa banyo, habang si Billy ay kumukuha ng isa pang hit ng heroin. Dalawang kapwa bilanggo ang biglang nahuli sa kanya. Hinihiling nila ang ilan dito, at nagbabanta na parusahan. Siya kung hindi siya obligado, mabilis na tumaas ang sitwasyon, at malapit na sila. Sa pag-atake kay Billy ngunit sa kabutihang palad, dumating ang isa pang inmate at nagkakalat ng tensyon. Kinabukasan, si Billy ay bumalik sa kanyang cell, desperadong naghahanap ng parehong pagwawasto. Opisyal upang makakuha ng ilang mga narkotiko. Maya-maya, dumating ang opisyal, ngunit sa oras na ito ay tumanggi siya. Upang bigyan si Billy ng anumang mga narkotiko dahil hindi niya ito binabayaran. Dahil sa kawalan ng pag-asa. Tumayag si Billy na gawin ang anumang hiniling ng opisyal, at inutusan siya ng huli na salakayin ang dalawa. Chef dahil masama sila sa kanyang negosyo, sumasang-ayon si Billy ng walang pag-aalangan. Una siyang tumama. Isang stick bago magpatuloy sa kusina, kung saan pinalo niya ang dalawang chef, halos papatayin sila. Matapos ang marahas na insidente, binabalaan ng parehong opisyal ng pagwawastaw si Billy na huwag patayin ang sinuman at mag-alok. Siya narkotiko bilang isang gantimpala, gayunpaman, si Billy, na natanto ang kalunghaan ng kanyang mga aksyon. Pinaihit ang mga ito, nagtagumpay sa pagkakasala at kawalan ng pag-asa, pagkatapos ay pumunta siya sa shower at nagsimulang umiyak. Sa gabi, si Billy ay may emosyonal na pagkasira at nagpa siya na gawin ang hindi maiisip. Ngunit sa kabutihang palad, napansin ng isang bilanggo ang kanyang sugat at agad na binabalot ang isang tela sa paligid. Ito upang ihinto ang pagdurugo. Pagkatapos, humihingi siya ng tulong, kaya't naisave ang buhay ni Billy. Nang maglaon, nakikita si Billy sa loob ng kanyang cell na nagsasanay ng kanyang mga gumagalaw sa boxing, umaasa na ma-channel ang kanyang enerhiya at emosyon sa isang positibong outlet. Ang kanyang mga cuffs sa paa ay kalaunan ay tinanggal, na nagpapahintulot sa kanya na ilipat ng mas malaya. At tumungo siya sa isang boxing ring kung saan nagsasanay ang iba pang mga bilanggo. Sa kabila niya, pag nanais na sumali, tinanggihan siya ng tagapagturo ng pahintulot, marahil dahil sa kanyang marahas na nakaraan. Pagkatapos ay binisita ni Billy si Fame upang humingi ng tawad sa hindi pagbabayad sa kanya. Muli siyang humiling ng isa pa pack ng mga sigarilyo upang maibigay niya ito sa tagapagturo at sumali sa pangkat ng boxing. Siya tinitiyak din sa kanya na mapatunayan niya ang kanyang sarili at tiyak na gagantay siya. Kahit na nag-aalangan, binibigyan siya ng Fame ng mga sigarilyo na nagpapahintulot sa kanya na sumali sa pangkat ng boxing. Matapos sumali sa koponan, inutusan siya ng tagapagturo na ipasok ang singsing at labanan ang isa sa mga bilanggo. Si Billy ay hindi pa nakipaglaban at bilang isang resulta, madali siyang pinangungunahan ng kanyang kalaban. Siya nagiging bigo sa kanyang sarili at higit na nasasaktan kapag pinaglaruan siya ng ibang mga bilanggo. Sa makatuwid, mula sa susunod na araw, sinimulan niya ang kanyang buong araw na kasanayan upang mabawi ang kanyang mga kasanayan sa boxing. Isang gabi, pinagmamasdan ni Billy ang mga bilanggo na naglalaro ng mga sigarilyo. Siya nagpa siya na lumahok, kumusta ng dalawang pack ng mga sigarilyo, at nakakagulat na panalo. Nang sumunod na araw, binisita ni Billy ang Fame sa kanyang mini store at ibinalik ang mga sigarilyo. Nang hiram siya kanina, ang dalawa pagkatapos ay magsimulang makipag-chat, at inihayag ni Billy na mayroon siya isang ama at kapatid. Nagtataka, tinanong niya siya kung bakit siya nasa bilangguan. Kung saan ipinagtapat niya na pinatay niya ang kanyang ama dahil dati siyang physical pang-aabuso sa kanya. Habang nagpapatuloy silang nag-uusap, ang kanilang pag-uusap sa kalaunan ay naging isang pag-iibigan. Isang araw, nakatakdang labanan ni Billy ang isa pang inmate ng may hahambing na lakas. Nagsisimula ang laban. At sa lalong madaling panahon lumiliko brutal. Ngunit sa ika-apat na pag-ikot, nakuha ni Billy ang itaas na kamay at pinatalsik ang kanyang kalaban sa kanyang hindi magagawang mga kasanayan sa boxing, nakakakuha ng tagumpay sa kauna-unahang pagkakataon sa bilangguan. Nang maglaon, ang warden ng bilangguan, si Preacha, na nakasaksi sa laban ni Billy, ay lumilitaw na humanga sa kanya mga kasanayan at tinawag siya sa kanyang cabin. Ibinahagi ni Preacha ang kanyang desisyon na ipadala si Billy sa ibang cell na binubuo ng pangkat ng boxing, na nagbibigay sa kanya ng mga pribilehiyo. Bukod dito, sabi ni Preacha na siya ang unang dayuhan na nakikipagkompetensya sa pambansang kwalipikasyon sa paligsahan. Naririnig ito. Naging masaya si Billy at ipinahayag din ang kanyang pasasalamat sa prestihiyosong pagkakataon. Bago umalis ang dalawa, ipinaalam sa kanya ni Preacha na dalawang buwan lamang siya para sa kanyang pagsasanay. Kasunod nito, inilipat si Billy sa ibang cell kung saan nakakatanggap siya ng mahusay na paggamot mula sa kanya kapwa mga bilanggo. Nagsisimula rin siya ng mahigpit na pagsasanay bilang paghahanda para sa paparating na paligsahan. Isang araw sa isang pagkain, ibinahagi ng kanyang mga bilanggo ang kanilang mga kwento tungkol sa kung paano sila natapos sa bilangguan. Isa sa kanila ay nagpapakita na siya ay nabilanggo ng 5 taon, at dahil sa pagkalungkot na dulot nito, sinaksak niya ang 3 mga opisyal ng bilangguan na napunta sa kanya ng karagdagang 13 taon. Nagpapatuloy siya upang sabihin na sumali siya sa boxing team dahil paminsan-minsan ay nakakakuha siya ng isang pagkakataon upang labanan sa labas kung saan ilang minuto ang nakikita niya sa kanyang pamilya. Nang maglaon, pumayag din si Billy na makakuha ng tato sa kanyang likuran. Sa pagdaan ng mga araw, napakahusay ng pagsasanay ni Billy. Nagsisimula rin siyang makuha ang kanyang kumpiyansa.
Ngunit isang araw, nahuli niya ang fame sa isa pang bilanggo. Pinaghihiwalay nito ang kanyang puso at bilang isang resulta. Siya ay relapsa sa narcotics. Galit din niya ang kanyang galit sa kanyang kasosyo sa boxing. Ang Sing Sing. Dahil dito, inilagay siya ng mga opisyal sa isang walang laman na cell na mas malaki kaysa sa mga nauna. Ginugugol ni Billy ang buong araw na nagtatrabaho at nagsasanay ng kanyang mga gumagalaw sa boxing. Pagkaraan ng ilang araw, ipinadala siya pabalik sa cell ng boxing team. Sa sandaling umalis ang opisyal. Ang kanyang galit na kasosyo sa boxing ay pumasok sa kanya. Gayunpaman, mahinahon na gumanti si Billy at humihingi ng tawad sa kanyang ginawa. Mas maaga, isinasaalang-alang ang kanyang paghingi ng tawad, pinapayagan siya ng koponan ng boxing na bumalik sa Sing Sing at tumutulong din siya sa kanyang pagsasanay. Nang maglaon, si Billy ay bumubuo ng malakas na ugnayan sa kanyang mga kapwa bilanggo. Isang gabi, pinasok ng mga ladyboy ang kanilang cell at kinanta sila ng isang love song. Sa buong pagganap nila, pinapanatili ni Fame ang kanyang tingin na nakatutok kay Billy, na nagpapahiwatig na mayroon pa rin siyang damdamin para sa kanya. Isang araw pagkatapos ng pagsasanay, naliligo si Billy nang lumapit sa kanya si Keng at ang kanyang gang at humiling ilang pera para mapanatili ang kanilang mga bibig tungkol sa kanyang pagkagumon sa narkotiko. Humingi ng oras si Billy. Tinitiyak sa kanila na mananalo siya sa tugma at babayaran sila. Gayunpaman, ang gang ay sumasakop sa kanyang mukha at binugbog siya. Bago umalis, nagbabanta si Keng na mag-ineksyon sa kanya ng AIDS kung mawala siya sa tugma. Sa kasamaang palad, si Billy ay naghihirap mula sa luslos at sa pagtanggap ng paggamot. Ipinalam sa kanya ng doktor na ang pagkalagot ay dahil sa labis na paggamit ng mga narkotiko. At ang karagdagang trauma ay maaaring magresulta sa kamatayan mula sa panloob na pagdurugo. Sa kabila nito, nagpa siya si Billy na lumaban, kaya dinala siya sa ibang bilangguan kung saan gaganapin ang paligsahan. Sa araw ng kompetisyon, si Billy ay nagsasanay kasama ang kanyang tagapagturo ng isang beses bago magtungo sa Sing Sing. Habang nagsisimula ang tugma, ang parehong mga boksingero ay nakikibahagi sa isang head-on fight na nagpapakita ng mga pambihirang kasanayan. Sa isang punto, ang sipa ng kalaban ay tumama ng husto sa tiyan ni Billy, na nagdulot sa kanya ng sobrang sakit. Ang kalaban ay nakagawa din ng isang napakarumi sa pamamagitan ng pagsipa kay Billy habang siya ay bumaba. Anuman, ang aming kalaban ay nagdadala ng sakit at nakikipaglaban sa kalaunan, namamahala siya upang kumatok. Ang kanyang kalaban na may isang umiikot na siko, na nagudyok sa kanya na manalo sa tugma. Gayunpaman, ang kanyang mga pagdiriwang ay maikli habang siya ay gumuro sa Sing Sing pagkatapos ng pagsusuka ng dugo. Nang maglaon, nagising si Billy sa ospital at tinangka na mawala ang pagkuha sa pamamagitan ng pagtakbo palayo. Ngunit pagkatapos ng pagpunta medyo malayo, napagtanto niya na dapat niyang isaalang-alang ang kanyang mga aksyon at bumalik sa ospital. Pagkatapos ay inilipat si Billy sa ibang bilangguan, kung saan nakilala niya ang kanyang ama. Na buong kapurihan ay ngumiti sa kanya.